Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ng pagbubugbog ni Tanggol si David dahil sa pagnanakaw nito sa kanyang perang inipon, ay darating naman ang kanyang tatay Rigor. Laking gulat niya nang makita niya ang duguan at bubugsaradong si David na halos di na nga makapagsalita. Di na rin nagtagal ay nalaman niyang si Tanggol ang may gawa nito. Kaya naman agad niya itong susunggaban at hindi man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Sasabihin ni Rigor na puro na lang gulo ang hatid ni Tanggol sa kanilang tahanan at hindi na ito nagtino. To the rescue naman ang kanyang nanay Tess upang awatin ito. Itatanong ni Tess kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya dito sasabihin ni Santino na ninakaw ng kanyang kuya David ang pera ng kanyang kuya Tanggol na dapat sanang gagamitin na pangpiyansa sa kanyang lola Tinding. Kaya naman halos di na malaman ni Tess ang kanyang gagawin dahil naipit na siya sa sitwasyon. Maya-maya pa ay kukunin ni Rigor lahat ng gamit ni Tanggol at sasabihing lumayas na ito dahil siya ang malas sa kanilang pamilya. Huwag ba makaawa naman si Tess at sasabihin na alamin muna kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya papakinggan ni Rigor. Kaya naman to the rescue ang mga kaibigan ni Tanggol para siya ay damayan at patuloyin pansamantala sa isa sa kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, kumuha na ng private investigator si Severino matapos sabihin ni Ramon na kinakailangan niya ng mahanap ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Kaya naman dito mag-uumpisa ang pagtitiktik ng private investigator kina Tess at Rigor. Ngunit paano kaya nito malalaman na naroroon ba ang anak ni Ramon kay Tess? Gayong pinalayas na nga ni Rigor si Tanggol. May posibilidad kayang si David ang mapagkamalang anak ni Ramon at siyang ipakuha ni Ramon para nga maging tagapagmana niya at ng kanilang mga negosyo? At paano na lang kung masilaw si David sa kayamanan ng mga Montenegro? Kaya kapit lang mga kapamilya dahil marami pa tayong dapat abangan sa mga kapanapanabik na kaganapan dito lang sa FPJ's Batang Quiapo.